Baby Loves, welcome back to my channel. And again, this is Jessica M. And for today's video, i-review natin yung regalo sa akin ng boyfriend ko na Uncut's brushes. Super na surprise ako and super excited kasi matagal ko na siyang gustong bilhin. Kaya lang namamahalan ako. But let's have a closer look. And this is a closer look sa ating Uncut's brushes. Meron siyang total of 10 brushes. Yan. So, meron siyang lalagyan, which is good thing kasi may lalagyan ka na na pwede mo pang gamitin sa ibang bagay. Ito yung 10 basic brushes. Tada! This is their powder brush. Ooh, super soft. This is blush brush. This is their contour brush. Yung angled brush nila. Para sa side ng cheeks. Medyo hilahilahin natin, guys, para makita nyo kung naghihiwalay ba. Yan. And super soft niya talaga. This is the flat angled kabuki brush. Ooh, super soft. Then, eto na yung para sa mga eyes. Sa mga eyes. Eto yung big blending brush. Then, we have the small eyeshadow blender. Then, we have fan brush. Ang ating pang-highlight. In fairness, hindi naman siya nag-iwa-hiwalay. Then, we have the concealer brush. Ito yung medyo dense for concealer. Then, we have the eyeshadow shader brush. And last but not the least, we have the small angled brush. There you go. We have our Uncut brushes. Ta-da! Now guys, let's start using the Uncut brushes. As much as possible, tatry kong gamitin yun lang, yung Uncut brushes. So, since sa previous video ko, nagtry tayo ng pambahay look and pampalengke look, we will try our mall look. Syempre, mas bongga and hindi natin i-take for granted yung sa lips natin dahil may dine-in na. So, pwede na nating tanggalin yung mask natin with appropriate social distancing. Na-prep ko na yung face ko. Nag-toner na ako and moisturizer. And usually, ginagamit ko para na din siyang primer. Is itong Elujay Propolis. Yan. Ito yung like kong ginagamit after kong maghilamos at before matulog. Wala, feeling ko lang nagtatighten yung pores ko. First is so, may eyeshadow tayo ulit before our foundation and the full face para hindi na tayo mahirapan sa mga fallouts. Let's... Ang favorite kong ginagamit is yung ating Band-Aid. Hindi ko na masyadong didinan kasi last time. Ang sakit. Sobrang sakit. Joke lang. So, lagay natin ulit. Sana hindi ako ulit masaktan. Yung kabila. Actually, pwede naman walang ganito. Pero kasi mas malinis tignanan dun sa eyeshadow. Pag nilalagyan siya ng, you know, tape or whatsoever. Make sure lang na medyo pantay. Let's start na. Again, ang gagamitin kong pang prep is wala nga tayong pang primer ng ating eyelid. So, I'm still using my Superstay Sable
20 ng Maybelline. Sa Unglutes brush natin, meron namang concealer brush. So, pwede natin gamitin dito. Bakit nga ba tayo nagpa-primer sa eyelids again? Para medyo even yung canvas natin kung maglalagay man tayo ng color. Para sa paglagay natin ng transition shade sa in-between crease natin or parang yung illusion na medyo malalim yung mata natin, gamitin natin yung small eyeshadow blender. And ang gagamitin nating transition shade is first muna itong I'll be using yung O2O palette nila na Stellar Dream Romance yan. Itong Glacier. Ito. Using yung small eyeshadow brush from Unglutes. In fairness, ang dali-dali niyang gamitin at super lambot. Then, gamitin din natin tong mas darker na I'll be using the same brush, Me Too, on the same palette. Kita ba? Then, gamitin natin yung brush na eyeshadow shader brush. Tapos, gagamitin natin tong Stardust. Ito, yan. Then, yung kabilang side, I'll be using itong Alga. Kita niya ba? This one is another O2O palette, which is Ocean Mystery. Try ko, guys, basahin na. Kasi, medyo metallic na tong part na to. Baka mas maganda kung wet yung ating brush. And I'll be using yung Fresh product na Collagen Face and Body Mist. Minsan, yung mga face mist, yun yung pinang-spray ko sa brush. Instead of water. Oh, diba? Mas paknapak yung metallic na color. Duh, ang ganda. Bali, pupunasan ko lang to guys kasi lalagyan pa natin ng another color na dark. Actually, medyo light na siya. The next color is another metallic one which is yung Far Away. Eto. Masahin na lang natin ulit. Kasi para mas maganda yung color. Then, I'll be using the Unclothes Big Blender Brush. Ito, para i-blend natin. What I'm going to do is maglalagay ako ng metallic sa pinaka center. So, lalagay tayo again ng concealer. Ito ay binili ko lang from Shopee. Flair. I don't know. There's no brand. Pero gusto ko yung mga glitters niya. And I'll be using this one. Then, let's try to blend using yung big blending brush. Ganyan tayo maglagay ng false eyelashes. Mag-mascara muna tayo. Tapos, yung previously na ni-review ko, which is yung poly lashes, yun yung gagamitin natin. And yung eyeliner niya. Medyo nag-improve na ako sa paglagay ng eyelashes.
Feeling ko lang naman, but I really don't know. Then, our kilay. Di ako expert sa kilay, guys, but I'll try my best. I'll be using combination of this O2O Precise Brow Liner. Sana magpantay yung kilay ko. So guys, we're almost done sa ating eye part. Dahil hindi ako marunong magkilay at super toxic ako sa pagkilay. Bear with me. Okay lang i-bash nyo kasi hindi talaga ako marunong magkilay. And we're done sa ating eye part. No, almost done. Because we'll remove this. Ito na lang gamitin natin, mga Bex. Itong, what's this? Small angle brush. So, gamitin na natin yung mga ginamit natin previously. Then, let's apply foundation. I'll be using the Infallible Total. It's on shade 306 Buff. And it's from L'Oreal Paris. And for our foundation, I'll be using this Flat Angled Kabuki. Apply concealer. Then we will have the contour. Then I'll be using yung angled brush. By the way, I use yung Caroline contour stick. Maglagay tayo ng powder. Ito. Yung pang set natin. Gagamitin ko yung fresh na mattifying nude. Super fluffy. Fluffy nitong powder brush. At malaki yung area na nalalagay niya. Kaya mas mabilis. We'll contour using their contour brush. And I'll be using the Vice Cosmetics in Confirm. Ito din, dali siyang gamitin. Tsaka malaki yung area na nakakover na agad. So, madaling mag-blend. Gamitin natin tong ano, big blending brush. Sa eyes to. Blending brush. Para pang contour, linisin lang natin. I'm using the O2O Power Powder Blush in shade 05. Medyo dense lang to. Ang kanilang powder brush. Gamitin natin yung fan brush niya. Gamitin natin itong dim ng O2O palette natin. And mga Bebelabs, this will be our final look. Using our Ankuts brushes. Hey mga Bebe Loves! So, thank you so much for watching. And again, this is Jessica M. Please don't forget to subscribe, like my video, and comment down below kung may mga gusto kayong pa-review or any comments or reaction about my video. Bye!